Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga pala sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Agima Testing. Bali sa video ito, no, may papakita lang ako na testingan sa inyo. Kaso hindi ito Pinoy. Hindi ko alam kung Malaysia o Indonesia. Pero itong ginawa niyang pag-testing is ito yung maraming nagre-request sa akin eh. Na sinasabi nila sa comment section na bakit hindi raw i-try ng nagte-testing na isuot yung medalyon na binabaril and then siya ang magpabaril mismo. So itong tao na to, no, nagpabaril siya mismo sa katawan niya. Tapos hindi lang yun yung testing na ginawa niya, meron pa siyang ibang testingan tulad ng screwdriver na isinaksak niya sa braso niya pero hindi rin gumalos, kumbaga walang galos na nangyari. Tapos yung isa pa yung chainsaw na tinray niyang apakan o sa talampakan niya pero hindi rin naman sumugat. So ano pa inihintay natin mga horror, no? Sabay-sabay nating panoorin tong video na to. At tingnan natin kung totoo ba to o gawa-gawa lamang. So yung agimat niya pala is leklay. Ganyan yun. Yung tugtog din eh, no? Hindi rin Pinoy eh. So yan mga horror, no? So yan, no? Nakatutok sa kanya yung baril, no? Itong baril na to ay hindi ko alam kung yung pang-ibon o 22. Pero makita naman natin na ipinutok muna, kumbaga nakatutok siya sa karton, then tatama sa tiyan niya. So tara, tingnan natin kung ano mangyayari. Bismillahirrahmanirrahim. Ayun, no? Need ya? So yun, no, mga kahoro, no? Kitang-kita naman, no? Na nabutas yung karton. And then, napa-aray din siya, eh. Kumbaga sa Tagalog, aray, eh. Kasi tumama sa tiyan niya. So, tingnan natin kung ipapakita niya kung nagkaroon ng marka sa tiyan. Tumbus. Pero sa karton, ano, bumaon. Kumbaga, tumagos pala. Ayun, no? Dekat lagi. Ini bekas peluru niya. Ini marka nga. Cukup pedih. Senjata ini adalah... So, yun, no, mga ka-horror, no, talagang nagpabaril siya, no. Mahusa yung ano talaga na to, yung leklay, eh. Siguro maraming testingan yung ibang bansa na ginagawa, hindi lang natin ma-search, eh, no. O hindi lang nila ina-upload kasi nga, sabi nga nila, dapat yung ganyang klase ng agimat, kung te-testingin mo, isarilinin mo na lang. Pero ito nga, meron din namang nag-upload na tulad nga nitong ginawa ni Kuya na nagpabaril sa katawan. So tingnan natin kung ano susunod. Kaliber 22. Amunisinya ni Samyang. Ayan, no? Samyang. Ang bala. Kita coba pula. Ano kung anong klaseng baril to, eh? Ito yan. Parang takip ng drum. Yeah. No, takip nga ng drum. Bakal yan, mga ka-horror. Oh, butas eh. So, ibig sabihin, no, mga ka-horror, ganong kalakas din yung baril na yun. No, hindi basta-basta. Bumubutas nung parang ano to eh. Halos yung kapal ng yero to eh. Takip yata ng drum to. Binutas niya, no? Ano rin, no? Kung tinesting niya yun sa karton at tumamas siya niya, ba, malakas din yung impact nun. Atuloy natin. Terima kasih. Ayun. So, yun pala yung una na nag-testing siya, no? Nagpabaril siya sa tiyan. So, tingnan natin susunod. Ah, ito yung screwdriver. Ayan, no? Ayun, no? Ah. Grabe. Ano sa tingin nyo mga horror? Tumama ba o hindi masyadong malinaw eh, no? Pero kung baga, kung yung baril nga is yung bala nga ng baril o yung baril nag tinray niya sa katawan niya eh. Bakit hindi naman itong screwdriver na to? Kung baga, dadayain niya pa ba to? Eh kung talaga namang nagbibigay ng kunat sa balat niya yung leklay.
Pero sa akin, tumama eh. Tapos pinakita niya, may galos naman. Hindi naman galos, may marka. Yung bandang braso niya. So, tuloy natin mga horror. Lumayan sakit. Ayun. Nadinig niyo ba? Sakit daw. Parang sa ano yun is masakit. O bagay nasaktan din siya, di ba? Tuloy natin. Kalopor, putarannya terbalik. Oh, itu naman ay barena. Itu dia memang tidak mempan dia. Tidak. Ya. Baga tinatry muna niya sa kahoy ano. Yung barena, alam ko merong switch yan eh na pwede mong baliktarin yung ikot. Kasi yung minsan 'di ba yung barena nalalak siya, eh, naglalak. Pag ibinaon mo, parang kumakapit yung pinakatalim. Hindi mo na mahuhugot yun, mahirapan ka ng hugutin eh. Yun yata yung purpose nun na iikot siya ng pabaliktad para mahugot. So kapag ka kasi tinaray mo ng ang ikot ay pabaliktad at tinaray mo sa isang bagay, ibig sabihin hindi siya babaon. Parang meron siya ipapaliwanag tungkol dito eh. Tingnan natin. Tidak sembuh. Tapi insya Allah yang ini kan putarannya terbalik. Lihat ini. Ini putaran terbalik. Ayun, yung sinasabi nga tama, balik. Yun, eh, parang mali, ano siya eh. Salitang mali eh. So, yun nga yung may switch. Na ibig sabihin, kapag ka pabalik, yung ikot, hindi siya babaon. Meron kasing nagte-testing na ganito. Meron kong napanood dati sa YouTube, ano, nagte-testing siya ng ganito. Ang mga comment, baliktad daw yung ikot, kaya hindi bumabaon. So, ito siguro yun. So, tingnan natin. Kalau di sini kan, ini baru putaran tajam. Ini putaran tajam. Ini ya, bumabaon, ano? Ingat, ini putaran tajam. Akan kita coba ke sini putaran tajam ya. So, yun, no? Pinakita niya naman talaga, bumabaon, ano? So, try natin, try niya ata sa kamay niya. Kadi. Grabe no, sobrang kunat eh no. Kakaiba rin yung kunat na binibigay ng leklay. Tingnan pa natin mga horror. Cukup merah dan panas. Dan ini masih putaran tajam. Ayan, tatry ulit sa kahoy. So ito naman is ano ba to? Parang lagaring ano, hindi kuryente. Tingnan natin kung saan niya itatry ito. Una, tinatry muna niya sa kahoy eh. Then, tingnan natin kung saan parte ng katawan niya itatry. Talim. Talim no, mga horror ha. So, sa palad pala itatry. Tingnan natin. Yan, no? Makunat din yung balat eh. Hindi natin alam kung makalyo lang ba yung palad niya o ano eh. Pero hindi tumatalab yung talim sa ano niya, katawan. Chainsaw, kita coba ya. So ito yung chainsaw naman to. Grabe naman yung mga pang testing nito ni kuya. Kakaiba. So ganun din ano, testingin muna sa kahoy. Tsaka niya testing sa katawan niya. Grabe, sa talampakan pala tinesting. Lupet. Paano? Tangan, tangan dari samping, Mar. Dari depan ini. Ya, katana. Oh. Hindi pa na kontento. Sa kamay din, tinaray. Sa daliri. Grabe.
lestarikan budaya kita. So yun ang natunghay natin mga horror, yung ginawang pag-testing ni Kuya, no? Yung una is yung nagpabaril siya sa bandang tiyan. Tapos nakita naman natin na tumago sa karton pero hindi sumugat sa balat. Yung pangalawa naman, yung screwdriver na isinaksak niya eh. Siya mismo kasi nagsaksak eh. Hindi rin na sumugat pero may marka na tumama. Yung pangatlo naman, yung lagaring pangkahoy na di kuryente. Tinray niya naman sa daliri niya tsaka sa palad. Hindi rin sumugat. Tapos yung barena, tinray din sa palad. Hindi rin na sumugat. At then yung huli, yung chainsaw. Kumbaga, okay din. So far, ito yung pwede kong sabihin na isa sa pinaka makunat na nagbibigay sa balat na anting-anting. Kasi yun nga, hindi nyo maraming nagre-request yung magpabaril ka sa katawan mo. Parang yung tulad na yung parang sundalong Sudanese, no? Yung sa bunga nga naman, yun, okay din yun eh. Kaso yun, hindi niya ipinakita kung anong agimat meron siya eh. Ito rin naman si Kuya, hindi rin naman niya pinakita. Pero ito nga, ang nakalagay kasi rin sa video na is leklay. So maghahanap pa tayo ng iba pang mga video na tulad ng ganito. Then re-reviewin natin. Masyado na kasing gas-gas yung ginagawang testingan ng iba. Yung tinataga yung mga braso, yung binte, tapos yung binabaril yung mga medalyon, tapos yung pamigil, yung parang dadasalan mo yung baril, hindi puputok. Yung kasi pwedeng parang scripted eh. Pero yung mga ganitong klase, tulad nung ginawa ni Kuya, nagpabaril siya sa mismong katawan niya. Yan yung mga pagka nakakita tayo is gagawin agad natin ng reaction video. So, hanggang dito lang mga ka-horror. At sana ay nagustuhan nyo yung video yung in-upload ko. Comment down below nga kayo kung kayo ay naniniwala na itong agimat ni Kuya ay talagang nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan sa kanyang katawan. Hanggang dito lang mga ka-horror at kita-kits ulit tayo sa mga susunod mong mga video. Maraming salamat po.